Ulit si Attorney Ryan Abrenica para sa RA Superfly Cooking Masterclass para sa Sabong TV. Ngayong umaga pong ito mga kasabong ay i-discuss ko po sa inyo kung ano po ang tinatawag natin na off-season breeding. Mga kasabong, para po maliwanagan po kayo, ang atin pong on-season breeding ay yung pong mga buwan ng November, December, January, and February. Yung iba po, nagpapa-March pa po, pero hindi ko na po recommended dyan, no? So, sa akin pong experience, pag March born na, eh medyo maliliit na po ang mga siso at pangit na po ang quality ng itlog. So, mga kasabong, ano po naman yung off-season breeding? Normally, mga kasabong, kami mga breeder, ang tawag din namin po sa off-season breeding ay mid-year breeding. Sapagkat ito po ay ginagawa natin during the months of May, June, and July. O yung mga buwan na nasa gitna, kaya nga po mid-year or off-season. So mga kasabong, paano po ang ginagawa natin during off-season breeding? Mga kasabong, kaya po ako nagpapa-off-season breeding at yung po din pong mga ibang mga breeders nagpapa-off-season breeding ay sa kadahilanan po na baka gusto pa po nilang gumawa ng additional na materyales, no? So normally po yung ibang breeders gusto po nila yung kanilang mga papuro ay during off-season. Bakit naman po? Kasi yung pong ibang pure natin, pag isinasabay po natin sa on-season, ang nangyayari, nababansot po sila kasi mas malalakas po yung mga crosses kesa sa mga papuro. Pero ang ginagawa ko naman po, pag on-season at may mga papuro ko, hindi ko na lang po sila isinasama sa mga battle crosses kasi talagang matatalo sila sa kainan. But that is another different topic mga kasabong. So let's go back to off-season. So mga kasabong, bakit po naman buwan ng May, June, and July ang off-season? Kasi mga kasabong, ang May, June, and July, yan po ang ating mga panahon kung saan pumapatak na po ang ulan. So mga kasabong, pag po kayo ay nakapagpapisa ng ganyan mga buwan, May, June, and July, ang mga mapipisa po nating mga sisiu ay nasa loob pa po ng brooder. Sa madaling salita, hindi pa po sila mababasa ng ulan kung kailan tagbagyo at dire-diretso po ang ulan sa panahon po ng May, June, and July. And mga kasabong, pag po naman sila ay nabuhay na ng ganyan mga buwan dahil nasa loob pa sila ng inyong brooder, paglabas naman po nila ng panahon ng August and September ay papaganda na po ang panahon. So, masisigurado nyo po na pag nilagay nyo na po ang inyong mga sisiu na May, June, and July born sa range, by the time na mag-August and September, maganda na po ang panahon, hindi na po sila masasalanta ng ulan at bagyo. So mga kasabong, paano naman po ginagawa ng maayos ang off-season breeding? Ito po ang additional tip ko sa inyong mga kasabong. Piliin nyo po ang inyong mga broodcock at mga broodhen na maganda pa po ang mga balahibo. Sa madaling salita, huwag po kayong pipili ng mga broodcock or broodhen for off-season na lumulugo na. And second mga kasabong, siguraduhin nyo po ang inyong mga broodhen at saka mga pullets na gagamitin nyo for off-season breeding ay naka-recover na po ang mga katawan nung ginamit nyo sila ng on-season kasi po kalimitan po yung pong ibang mga inahin natin at pullets na nangitlog po ng December, January, and February ay nasagad po natin sa pangangitlog at nawala na po ng magandang mga katawan. So mga kasabong, pag nagpa-off-season kayo, siguraduhin nyo po na recover na ang katawan ng inyong mga inahin at inyong mga pullet nang sa ganun po ay masigurado po natin na ang kanilang itlog at mga sisiu ay maganda pa ang kalidad. Ito po ulit si Attorney Ryan Abrenica.